Nag-iinitaw usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unang talakser sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello mga sausawero at sausawera, handa na po ba tayo sa talakan? Samba kayo sa pula o sa puti? Esa O'Brien, are you ready? At para mas masaya tayo today, eto si kapatid na ha. Siyang Ami, mga sausawero, sausawera, sausawa na! Samba kayo! Samahan niyo na naman kami sa isang talakayang punong-puno po ng aral sa buhay. Ito po ang inyong inaabangang nag-iisang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on Air. At ngayon po ay himpilan na rin ng mga hinaing at anumang pong problema ng ating mga kababayan. At pilit po namin talagang tulungan kayo sa abot po ng aming mga kaya. E talagang susubukin namin na maayos po ang mga isyong inilapit nyo sa amin dito sa Face to Face. Pero bago ang lahat, hello at happy Face to Face Day muna sa mga suki nating sausawero at sausawera na naku, napakahilig pong mag-comment sa ating Facebook account, sa ating fan page. Maraming salamat po kina Ana Wilma Haranilla, Mary Grace Tayaw, Kedalia Estrella Barreto, at sa kanya pong apo na 2 years old na si Sander, at maayong adlaw sa mga taga Kiamba Sarangani General Santos, sa Davao, Zamboanga, Biliran Island, lalo na po sa mga taga Lagundi. Maraming salamat. And get well soon po sa tatay ni Father Albert na si Ginoong Santiago Mecaidor. Ingat po kayo and get well soon po. At belated happy birthday din kay Father Albert! Happy birthday! At syempre, ako pa rin po ang inyong Chiang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka. Harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At ito, nako, dapat magparamdam ito ng super big time. Kasama natin, walang iba, ang laging may sugar rush ang buhay. Ewan ko nga ba kung bakit. Si Hans Martel! Thank you, Chiang Ami! Nako, huwag mo nang itanong kung bakit lagi ako may sugar rush. Wala ako talagang ibang kinakain kundi puro matamis. Kasi syempre, pag matamis ang kinakain mo, ang tingin mo sa buhay ay matamis din. Di ba? Kung malaging maasim, ay nako, nakaka-stress, nakakatanda. Kaya tingnan niyo ako, lagi smile, kaya mukhang bata. At syempre, lagi kong sinasaisip ang mga natututunan ko mula sa Trio Tagapayo. Oh, sila po kaya ang nagsabi na huwag mapagpatol sa mga nang-aaway. Naku, lagi kong tinatandaan yan. Kaya naman sobrang idol ko sila. Eto na po, ang mga tagapayo ng bayan. Ang atin pong kaibigan mula sa Public Attorney's Office. Sasagutin ang mga legal na problema ng ating mga bisita. Public Attorney Christine K. David. At syempre, ang kaka-birthday lang din ako, ka-birth sign ko pa pala ito. I am so honored kasi tinitingala ko din ang taong ito. Ang ating pong spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Albert Mecaidor! Naku, isa pa tong idol ko. Ito naman ubod ng pasensyosa. Kaya kung pasensya at pasensya, naku sana maging kasing kapasensyosa ko siya. Wala pong iba kundi ang ating resident family counselor, Dr. Camille Garcia. Oh, kunyang tatlong yan ang idol nyo. Naku, magiging matamis ang buhay nyo. Ang mga tagapayo ng bayan. At eto pang isa na napakatamis rin, Chiang Ami, go!
Salamat, Hans. Eto na mga sausawero at sausawera. Naku, isang ina po ang nakipagsabunutan, rambulan at kalmutan pa upang ipaglaban lang ang kanyang mga anak. Dahil daw po sa maling bintang na may nangyaring hubaran. Ano ba yan? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Hindi matanggap ni Aling Victoria ang pag-aakusa ng kapitbahay na si Aling Yolanda na ang kanyang mga anak ay magnanakaw. Pinagsabihan niya anak ko na magnanakaw as in wala namang ninakaw. Dapat kinausap niya ako, nanay sa nanay. Kasi minsan naglalaro sila, laruan, nawawala. Tapos pakikita ng mga pamangkin ko, ng anak ko, nandun sa loob ng bahay nila. Bilang ganti ay ipinagkalat naman ni Aling Victoria sa kanilang lugar na si Yolanda ay isang bayarang babae. Hindi, siyempre sasabihan ko rin siyang hindi dapat lumabas. Tilabas ko na niya. Alam naman ng mga tao rito na talagang yun ang trabaho niya. Pero hindi nga ako lumalabas ng bahay. Patunayan niyo. Dahil sa batuhan ng masasamang issue ay humantong sa sabunutan at rambulan. Nasaktan mo man ako, hindi ako aatras sa labanan. Pag inulit mo yan, di lang ganyan ang gagawin ko sa'yo, baka mapatay na kita. Yan ang dapat nating tutukan dito lang sa Face to Face. Mga kapatid, siya raw po ay iniskandalo sa pamamagitan ng sabunot, kalmot at nahubaran pa. Tawagin po natin ang nagrereklamo dahil sa panghihiya po sa kanya ng kanyang kapitbahay, si Yolanda Gabonada. Pasok! Please. Yolanda, pakikwento sa amin, sino ba itong umaway sa iyo? Si Vicky po. Vicky ang pangalan niya. O anong nangyari? Pinagsabihan po niya ang Ha? Teka lang, sandali. Si Vicky ba ay kakilala mo, kaibigan? Kakilala po, kapitbahay po namin. Gaano na kayo katagal na magkapitbahay? Matagal na po, 12 years. 12 years na. Bakit kayo nag-away ng ganong kagrabe? Sa inggit po, parinigan, nagpaparinig po siya palagi sa akin na mabaho raw yung ano ko. Sinisira po niya. Kaya nga po sagot ko sa kanya, bakit naamoy mo ba? Nakita mo ba ako na kalsada? Bakit naman niya sinasabi yon? Ano naman ang... Naingit po. Naiingit siya wala sa iyo? Wala tumutulong sa kanya. Na, bakit? Wala ba siyang asawa? May asawa, wala naman trabaho. So dahil doon, nagpaparinig kung ano-ano mga sinasabi. Ayon sa research namin, meron daw nangyaring yung mga anak ninyo, nag-away. Bakit? Nag-away po, kinakampihan niya. Bawat away ng mga bata, kakampihan niya, susugod sa bahay. Ano pinag-aaway ng mga bata? Tungkol sa mga laro na kinukuha ng mga anak niya. Nasabi, wala daw kinukuha, pero makikita mo doon sa loob ng bahay, nandun na pala. Paano mo naman nasabi yun? Napatunayan siyempre, mo ba? Makikita naman ng anak ko, ipupunta doon sa bahay nila. Nasabihin sa akin, nandun yung mga laruan. Kayo ilang taon yung anak mo? 13 anyos po. 13. Yung kanya? Magkakasing edad lang po. Magkakasing edad lang. So pagka naglalaro, yung laruan po, kadalasan, tinatangay na. Ninanakaw na. Baka naman hiniram lang. Hindi po, wala nga solo yan eh. So nang dahil doon, iyan po ba yung naging insidente na... Hindi rin po yung tungkol po sa paniniram puro sa akin. Kaya kayo nanugod sa kanya? Hindi po kami ang sumugod. Siya yung sumugod. Hinamon po niya ako ng suntukan. Kaya yung bakit kanya sinugod? Siya. Ewan po dyan, ano? Sabi po niya, sige, magsuntukan tayo, sabi niya. Oo. Oh. Pinagbigyan ko siya. Kaya nadurog, pinagdurog-durog ko talaga yung mukha niya. Nagdiramay paningin ko sa kanya, yung mukha niya talaga pinaginitan ko. Oo. Oh. Yung umawat. Walang umawat? May umawat po, yung nahubaran na po ako. Ako po yung nahubaran. Pinagtulong, ako po ang pinagtulungan ng mga anak niya. So pati mga anak niya nakisama nung nakitang... Opo, yung hinubaran po nila ako. Anong naging pakiramdam mo, Yolanda, nung sinugod ka, tapos... Naging ano po ako... Medyo siyempre, napahiya ka, nahubaran ka ng damit sa harapan ng maraming tao. Hindi po damit, talagang short, hubad po lahat talaga. Hubad po talaga lahat. Kaya hindi ko matanggap yun, kaya binugbo ko siya.